Si Fiona, nag-enjoy. Ayan. Magandang whatsoever po sa ating lahat. Si Jerome po, sa buhay PSW dito sa Canada. And at this time, si Fiona ang bida. Si Fiona, habang ginagawa niya kanyang routine ulit sa katanghalian ng araw, actually hapon na, pero napakaganda ng labas at kitang-kita ang green na damo at ang mga bulaklak ng dandelions. Yung mga yellow na yan, magandang tignan lang yan, pero pagdating ng summer at tumanda yung mga bulaklak na yan, yan ang nagkakos ng allergy sa iba dahil ang daming mga maliliit na parang mga gabok kumbaga na galing sa mga bulaklak na yan. Ayan, relax na si Fiona, naupo na. Ano maglakad? Let's go, Fiona! Come on! Ang ganda ng araw, oh! Ayan! Ayan si Fiona, walang ngipin. Fiona! Ayan! Fiona, labas dila. Si Fiona po ay isang shih tzu. Pero, ilugin eh. Hindi katulad ng ibang mga shih tzu na pahaba. Kaya hindi namin sigurado kung ito ay may ibang breeding maliban sa shih tzu. Bilugin siya. Nakain, kumbaga. Pero hindi naman siya matako magkakain, kumbaga. Gulay ka, kinakain niya kuminsan eh. So, anyway. Ayan siya. Enjoy, enjoy. Kung may time. Fiona, go! Ayaw umalis. Ayan. Isang araw ng pagre-relax ni Fiona sa labas. At again, wala pa po ako nakukuhang groomer para sa kanya kasi dahil sa pandemic, sarado mga grooming shops. Kaya naghanap ako na pwede mag-groom kawawang Fiona. Mahaba ng mga kuko niya actually. Nahirapan na siyang maglakad sa concrete. Eh binubuhat ko kuminsan. Papabuhat. Fiona! Ay, 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 ay. Let's go! Come on! Come! Let's go! Come! Come, Fiona! Wow! Ay, ay, ay. Let's go. Iwan ka na dyan. Bye. Bye, Fiona. Ayan, sama na siya. Come on. Let's go. Bye. Oops. Susunod yan. Susunod ang Fiona. Taba ching ching. Fiona, let's go. Taba ching ching. Come on. Hindi ko na siya nililish kasi dito lang sa gilid ng bahay. Pero actually dito sa Toronto, may ruling dito ng city. Lalo sa downtown. Hindi ka pwede maglakad ng aso lang walang leash. Dahil pag walang leash, kahit may, kung pa yan, kahit may doktor sa sarili yung aso, mapapenalize ka pa rin. Kaya dapat nakalist siya. At saka dito mga pet po ay may lisensya. So may mga microchip na embedded sa kanilang likod. Napakalit lang na chip. Kumbaga pero doon yung kanilang data. Kaya pag nawalan siyang aso, kumbaga niscan nila ito kung may chip sa katawan. And from there, matitrace sila kung kaninong aso yun or kanino galing na clinic yung aso na yan. May file siya. Madaling matrace kung kanino. At ang mga aso dito may mga insurance din, no? may medical dental insurance dahil mahal, napakamahal po ng ano ng pag-check up ng aso. At ako mo lang aso dito, ipapakapon mo. Ang pakapon, kumbaga nasa $300 depende sa clinic na pupuntahan mo. And then magpapakubakuna ka sa aso
kumbaga, ibang klaseng bakuna. Again, another couple hundred dollars. So, mga 300, alos dollars, pero mga $500 eh. Pagkakuha mo ng aso, maliban pa sa presyo ng aso, kasi pagbinili mo siya. Kaya hindi biro ang pag-aalaga ng aso, plus yung kanilang food, yung maintenance, and then nilalabas mo. Kaya pagkakaroon ng pet, hindi lang ng aso, ay isang commitment, isang responsibilidad na parang may anak ka na rin, kumbaga. At ito, minsan, buti nga ito, hindi mayroon sa mga streets eh. Masaya na siya sa kanyang belly full, tsaka Caesar. Minsan kumakain ng gulay. Actually, mayroon siya sa gulay. Hindi ko siya pinapakain ng kanin kasi ang kanin daw o lots of carbohydrates nakakasira sa skin ng aso, kaya hindi masyadong carbohydrates. Yun ang sabi sa amin ng mga abang nag-aalaga. Kaya yan, dog food na bellyful at saka dry na bellyful at wet na Caesar, nagahalo na lang. At dahil tumatanda na siya, ang mga ngipin niya nalalagas na, nasisira. Kaya yung bellyful niya na dry food, bali, nilalagay ko ng hot water, pinapalabot ko ng konti, sa ako yung binimix yung Caesar, para nang sa ganun, hindi siya may rapang kumain. And then minsan, may cheat treat, nilalagay ko ng chicken breast, or breast chicken, or white meat ng chicken, yung kanyang food. At gusto niya, kaya lang problema, pag napakain ko ng sobrang manok, magtatae. Kaya hindi rin maganda ang sobrang manok sa kanya. And then, liver. Paboritong-paborito niya ang liver. Paboritong-paborito niya. Pero ang nakakatuwa sa asong to, pati balat ng patatas, tinitira. Sitaw, talong, luya, ampalaya, malupet, lettuce, petchay, cabbage. Yan kinakain niya yan. Pero bawal ang sibuyas, bawal ang grapes, bawal ang chocolate. Mga deadly food yan sa aso. Ideally, every week siya pinapaliguan, no? Pero nakakaligtaan ko minsan. So after 2 weeks, akala siya napapaliguan. May sarili siyang shampoo. At may sarili siyang towel. Siyempre, may gagawin din siyang pang toiletry. Kaya hindi biro. Mabusis siya pag-aalaga din ng aso. Ang kasarapan, para ka na rin may baby, may kaibigan ka, may stress buster ka, yun ang masarap sa may aso. So, ayan. Yan po si Fiona, Shih Tzu, na actually bigyan lang siya ng aking classmate na pauwi ng Japan that time at wala mapag-iwanan ng kanyang alaga. At akala ko, papamigay ko sa mga kakilala ko, pero nakita ko siya, aba, tumalon na sa akin, and the rest is history. Ilang taon na nakakalipas. Alos 12 years na, na no, 11 years actually, na sa akin si Fiona, bigay ng aking classmate. Nakalimutan ko pala ng classmate ko yun. Anyway, yun lang po. Have a good day everyone. Hanggang sa muli kong video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, pa-subscribe na lang, pa-like, pa-comment, pa-share. And don't forget to hit the notification bell for you to be updated to my future videos. Yun lang po. Have a good one. Bye, Fiona. Bye-bye, baby.